guys, good morning and welcome again. Yung generator na ito, ito yung kauna-una akong binlog ko. I remember nag-adjust ako dito ng bulb. Medyo, ito yung unang first vlog ko, medyo hindi pa tayo marunong mag-ano nun. Medyo lahat pa, wala pang kilos sa vlogging, kung mag-ano, wala pang experience dahil first time. But anyway, pinanood ko naman, nakita ko na, explain ko naman ng maigi kung paano pag-adjust. And so ngayon, ang sira niya, nagbabackfire and painto-hinto yung takbo. Yung speed niya, pabagal, pataas, parang inihika. So tingnan, papalitan na yung, palitan ko na yung kambuto dahil nagbabackfire, kakatakot na. Ito eh, kasi laging... Yung genset na ito ay laging banat sa trabaho kasi ito pinare-rent ko eh. So, ito ang puntahan ng mga nagko-construction na pag yung mga subdivision dito sa Batangas na wala pang mga ilaw, ayaw mag, yung mga katabi ayaw magpahiram ng mga, ayaw magpa-jumper sa ano, mga katabing bahay na so, yun, kaya madalas ma-rent to. Possible talaga masira kasi iba na ang gumagamit. Ang ginagamit nila dito lagi yung ano, yung inverter welding machine. Siyempre, hindi natin alam kung pag nasa kanila na yan eh. Pag medyo konting abire niya, pipihitin yan. Kung patatakduhin yan. O kaya i-adjust yung speed. Baka maya eh. Yung inverter niya masyadong... Ang ano dito, 200 to 250 kaya itong kaya ng inverter tested na ito. Eh sa ngayon na nandito may maarte na na may na naman pinetesting namin kung po naman sa ano yun sa area ni Kuya Ariel dadalhin to sa bandang Santo Tomas na ano taga rito yung contractor. Ito yung ano dinala nung contractor, medyo maliit lang naman, kaya naman siguro ito. Tingnan natin kung okay, maliit lang naman ito. Kaya ito siguro. Pero nakikita ko habang tinetesting namin, yung bultahin nito steady kasi mostly lahat ng power supply nito SMPS. Yeah, no problem. So guys, babaklasan ko muna. Hindi ko na papakita yung pagbaklas dahil halos sawa na kayo sa kakabaklas ng mga ganitong ano. Guys, ayan ang sira na. Butas na. Guys, itong pagtanggal nito, ang buwisit ako yan. Yung buwisit na yan. Dahil pag nilabas mo, hindi mo mailabas yung takip at saka yung carburator. So guys, kung natatandaan nyo itong ano na ito, no, itong choke na ito. Sa unang video ko na ano ko ito, I remember. No? Itong dulo na ito, pag hinugot mo yung hose ng gasolina, itong pangpapasok mo para hindi tumagas. So, tatagas yan ng konti. Lagyan natin ang sapin dyan. At talagang pag tinanggal nyo sa carburador nyo, tanggalin muna natin itong mga sabit-sabit dito. Yun. Ito yung hose ng gasoline. So, may takip na siya. And then, hugot na. Ito ang isang parting ayoko dito. Yan. Naka. Hindi mo mahugot. At hindi mo mapwersa. Tumatama dito. Either dalawang way yan. Tanggalin mo ito.
or iangat mo yung bay saka inaangat mo ganyan. So ako nung unang vlog ko, tinanggal ko to sa kalumaan, natanggal yung rubber. So nilagyan ko na lang ng ayun, ako nakikita pa rito yung alambre na yan. So angat ko lang yung alambre para maitulak ko. Ko lang to para lumilis ang konti. Ayun, pag-log yan. Ayun, tanggal. Ayan, so guys, medyo palitan natin ang ano, tingnan natin. Ngayon, problema na ito. Itong ano na ito, kukopyahin na natin. Kopya tayo ng bagong ano, pag tinanggal natin ngayon. So okay guys, thank you for watching. Please subscribe and hit the notification bell. So Brad, magsa-shoutout ka ba? Opo. Saan? Na okay. Nasa gasolina. Oh, pakita mo naman yung mukha mo. Yung mga kasamahan, walang shoutout. Yung mga kasama ka rin eh. Ha? Wala pa, sige. At least, kaya mo nang itimple, no? Yung dati mo namang ginamit to eh. Saka, pag nag-drop yan kasi, mawawala yung ilaw, kukurap-kurap yan eh. So,